Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Extra special ang araw ngayon dahil may ekstrang araw sa ating kalendaryo. Ang 2024 kasi isang leap year. Bakit ka ba nagkakaroon ng sobrang araw kada apat na taon? Sa araw na to, pinagdiriwang ni Patricia ang kanyang ika-anim pa lang na kaarawan. I repeat, ika-anim pa lang na birthday. Si Patricia kasi. Isa akong leap year baby. So ang birthday ko is February 29, 2000. Ang current age ko ay 24. Pero sa leap year ay? I'm just 6 years old. Dahil ang kanyang mismong birthday, once every 4 years lang kung sumapit. Dalawang araw kada taon si Patricia nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nagse-celebrate na ako, pero 28 or March 1. Gusto kong i-embrace pa rin yung pagiging February baby ko. Pero March 1 kasi nadadagdagan yung age ko. Under the law sa civil code, 365 days, yun yung kinakount for legal age. Sa years na walang Feb 29, March 1 yung birthday nyo. Mag-age pa rin sila normally. So kung ano yung mga karapatan na ma-achieve mo lang pag 18 ka, makukuha mo pa rin 18 years. I can see myself as a unique person kasi pag may nagtatanong ng birthday ko, bigla nilang marirealize na, hala, adi leap year ka, ikaw pa lang yung kilala kong ganyan. At dahil minsan lang may February 29 sa kalendaryo, sinigurado ni Patricia na special ang araw na to. Apat na beses ako magsa-celebrate, bawing-bawi yung apat na taon na wala akong birthday. Ang wish ko ngayong birthday ko is I find happiness in what I'm doing and more travels to come. Kuya Kim, bakit na-edsang isang araw sa February? Tuwing leap year! Kuya Kim, ano na? Nangyayari ang mga leap year para ma-align o ma-synchronize ang ating kalendaryo sa astronomical year. Ang isang complete revolution kasi ng Earth sa araw, tumatagal ang 365.25 days. Ang extra 0.25 days kada taon kapag pinagsama-sama sa loob ng apat na taon, nakakabuo ng isang araw o yung tinatawag na leap day. Marami namang nakadikit na pamahiin sa leap day. Sa United Kingdom, tradisyon para sa mga kababaihan ang mag-propose sa kanilang mga partner tuwing February 29. Sa Scotland naman, may paniniwala noon na mamalasin daw mga pinanganak ng February 29. Iniiwasan naman ng mga Greek ang ikasal tuwing leap year sa paniniwalang ang mga kasal posibleng mauwi sa hiwalayan. May isa pang bansa sa Asia na naniniwalang malas daw ang leap day. Pero meron silang pangontra dito. Para sa mga Taiwanese, malas para sa mga matatanda, ang leap year. Kaya tuwing leap day o February 29, ang mga kasal ng anak na babae umuwi para ipagluto ang kanilang mga magulang ng pig trotter noodles o paa ng baboy. Sa paniniwalang magdadala ito ng magandang kapalaran at mahabang buhay para sa kanila. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, itweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24.